Magandang araw Pilipinas, ako po si Louie Angchay. Walang tigil sa pamamahagi ng suporta ang 10th Infantry Aguila Division Philippine Army mula sa manpower at mga kagamitan para sa search and retrieval operations sa mga nabiktima ng landslide incident sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Narito ang report. Katatagan at determinasyon, ito ang makikita sa mga nakadeploy na mga rescuers sa nagpapatuloy na pag-recover ng mga bangkay sa ground zero ng landslide incident sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Isang linggo na ang nakababad ang mga kasundaluhan ng 10th ID, katuwang ang pulisya at mga rescue units mula sa iba't ibang organisasyon sa ground zero. Mga bayani, kung ituring na mga pamilyang umaasa sa kanilang kakayanan na matagpuan ang mga nawawala nilang mahal sa buhay bunsod ng trahedya. So mga Aguila Troopers, ito yung kasalukuyang sitwasyon sa ground zero dito sa Barangay Masara. At kung mapapansin ninyo ay halos napapalibutan na ng putik, especially dito sa kalsada at ang mga ibang establishmento dito sa Barangay Masara. Babasagin natin o ihiwain at para makadaan tayo. Sa ganitong mga eksena, ready on the go ang mga kagamitan ng 525th Engineering Combat Brigade sa pag-detect ng signs of life o makanatabunan ng lupa. Gumagamit kami ng thermal scanner. So yung thermal scanner is nakukuha niya yung mga heat na galing sa katawan. So ginagamit namin siya para mas madali natin ma-detect yung mga kababayan natin na na-trap sa loob mismo. So yung meron din kami ginagamit na equipment, ito yung snake eye na madalas is nagagamit natin siya sa ilalim ng mga na-trap victim, which is gumagamit lang tayo ng mga maliliit lang na butas upang makapasok lang itong ating optic camera. Sa hanay naman ng Maco Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, mahigit 100 responders na ang na-deploy sa ground zero. Kasama diyan ang 6 na excavator at 9 na dump trucks para sa pagsuporta sa search and retrieval operations. Solido naman ang kooperasyon ng Emergency Response Company at ng 10th Signal Battalion ng 10th ID sa aspeto ng paghuhukay at teknolohiya.